Ang video na to ay recorded sa aking smartphone papunta sa aking USB mixer. Tama po, USB mixer papuntang smartphone. At ituturo ko sa iyo yan sa pagbabalik ng kwento musikero. Magandang araw ako po si Bal at welcome sa Kwento Musikero. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa USB mixer at recording and live streaming sa ating smartphone. Ang napapanood niyo pong video ngayon ay recorded sa aking smartphone at gamit ko yung aking USB mixer na dyan sa baba. Mamaya papakita ko sa inyo pati lahat ng connections at kung paano i-set up isa-isa yung ating instrumento, yung ating mic at syempre yung ating background music para sa ating live streaming at sa ating mga video vlogs na gagawin. Pag-usapan muna natin yung konsepto ng pagkakaroon ng outboard na mixer at mga sound card na madalas natin pag-usapan. Syempre sa paggagawa ng video, kailangan merong mag-capture ng voice mo. Yung smartphone natin ang ating ginagamit para sa video, syempre. At kailangan natin na meron tayong isang outboard na gagamitin para naman sa boses. Pwedeng instrumento, pwedeng mga background music. Dahil po madalas din matanong sa akin ang topic na to, so naisipan ko na gawa na siya ng video para maintindihan na rin ng iba. Ang kagaya po ng mga USB mixer at ang mga sound card ay ginagamit for live at syempre pang recording na rin ng mga audio natin, boses, instrumento at kung ano pa yung gusto nyong i-record. So ang tinatanong nila, pwede raw bang i-connect ang mixer, yung USB mixer sa ating smartphone? Kasi yung iba wala namang laptop. Meron silang smartphone na maganda naman yung camera. So baka pwedeng i-maximize at magamit na lang yung smartphone nila kaysa bumili pa sila ng mga PC or laptop. So narito pong sagot at iisa-isahin natin yan mamaya. At sasagutin na rin natin yung tinatanong sa akin na about sa phantom power ng mga condenser mic. Kasi nga merong condenser mic daw na hindi gumagana sa V8 or sa F8. Tama po yun. At yung mga branded na mga condenser mic ay hindi mo mapagana doon sa V8 at sa F8 natin. At mamaya ipapaliwanag din po natin ang tungkol dyan, pati yung solusyon para magamit mo siya sa iyong sound card. Kung wala ka namang recording interface or USB mixer na may phantom power. So kung bago ka pa lang sa channel na to at hindi mo pa nagagawa, paki-like na lang, then paki-subscribe at i-share natin sa iba para makatulong din tayo. So puntahan na natin yung video at ituturo ko na sa iyo kung paano ang dapat mong gawin. Umpisa muna natin sa mga equipments muna na gagamitin natin. Unang-una, syempre yung ating mixer. Ito po ay USB mixer. So hindi po pwede yung mga ordinary na mixer lang. Ang kailangan po natin ay mixer with recording interface. Meron po yung USB, so capable po siya na mag-record ng audio sa inyong PC at gagamitin natin ngayon sa ating mobile phone. So next yung ating mobile phone. Yan, mamaya mag-record tayo ng video. Then magla-live stream din tayo. Papakinggan natin yung kanyang audio na makukuha mula dito sa ating USB mixer. Then, syempre yung cable. So ito po ang ating USB cable na papunta sa ating mixer. Then yung other end niya is yung standard na USB na gagamitan naman natin ng OTG. Yung ating OTG papunta sa ating mobile phone. Then, connect tayo ng USB. Kukonect natin dito sa mobile phone. Yung other end naman ay papunta sa mixer. So, ganun lang siya kadali i-connect. Para matest nyo siya kung gumagana, pwede kayo mag-open ng recorder nyo. Yung mga naka-built-in sa ating mga phone na recorder. Then, try nyo mag-record gamit yung mic. Then, sunod natin yung connection naman ng mic. Siyempre, dito sa input 1, pwede tayo mag-connect yan. Pwede rin sa 2 kung dalawang mic ang gagamitin nyo. Halimbawa, dalawa kayo sa stream na magkasalita, pwede yung dalawang mic. Or kung musician ka, gusto mong mag-cover song na live, then pwede kang gumamit ng isang mic, then isang instrumento. Kung live streaming naman ang gagawin mo, ganun din, same setup, mic instrument, instrument or mic, pwede kahit ano po sa dalawa. At para sa live streaming, kung gusto mo ng background music, pwede kang magkabit dito ng cable papunta sa isa pang gadget or phone o kahit na PC or laptop na magiging source mo ng music. Then may sarili kang control
dito. Ang maganda sa mixer na to, syempre, dahil meron siyang built-in na phantom power. Ayan, buksan natin. So, kahit anong condenser mic, pwede mong gamitin. Kahit yung mga branded na condenser mic gagana sa kanya. Hindi lang yung BM-800. Kasi kung sa mga sound card po, napapansin nyo, bakit hindi gumagana yung mga branded na condenser mic. So, gamitin ko na rin yung chance na to para sagutin yung ilang mga tanong ng ating mga kaibigan. Sabi nila, bakit daw hindi gumagana sa ibang sound card, sa V8 or sa F8, yung ibang condenser mic nila? Hindi ko po alam yung eksaktong sagot o yung paliwanag, pero pinakamalapit po na siguro na pwede nating sabihin ay hindi kaya nung V8 at ng F8 o kahit anong sound card na ma-drive yung mga condenser mic gaya nung ginagamit ko ngayon na Boya M1000 or kahit anong condenser mic. Kasi nag-testing na rin ako ng ibang condenser mic, talagang hindi gumagana dun sa aking V8 at sa aking F8. Pero halimbawa naman na meron na kayong V8 or F8 na sound card at meron na rin kayong ibang mga condenser mic sa bahay at gusto nyong gamitin sa inyong F8 or sa V8. So, may solution po dyan para mapagana nyo yung inyong mga condenser mic sa V8 or sa F8. Meron po tayong pwedeng gamitin na phantom power box. Ito po siya. Yan. So, kung mapapansin nyo, meron siya sariling power. Yan, sa AC na 18 volts. May kasama po itong adapter na 18 volts. So, ikukunik nyo na lang siya sa inyong outlet sa mga bahay. Then, pwede nyo nang gamitin. Sa likod, may on-off. Then, may indicator po tayo dito ng power. Pagka in-open nyo na siya, iilaw na yan. Then, ang magiging connection nyo is through XLR cables na. So, paano ang magiging connection natin kung halimbawa gagamit ka ng phantom power box kapuntang F8 or V8? Bali, gagamit ka ng cable na ganito. Sa output ng phantom power box mo, i-connect natin yung ating kabilang dulo, itong TRS na to, doon sa F8. Kasi yung F8 is 3.5 yung gamit niya. So, kung meron kang ganitong cable na 3.5 to XLR, sakto na siya dun sa F8. Kung sa V8 naman, yung isang input niya is 3.5, then yung isa ay yung para sa dynamic na PL. So, pwede kang malagay ng adapter dito or pwede mo rin ito i-connect dun sa 3.5 na input ng yung V8. So, testing nyo na lang kung saan siya makakakuha ng mas magandang signal, kung dun sa 3.5 or dun sa dynamic na input. Para naman sa ating microphone na gagamitin or sa condenser mic. So, connect natin yung ating male na XLR dun sa input ng ating phantom power box. At ito na po yung kabila, yung female na XLR dun naman sa ating condenser mic. So, ganyan lang mag-connect ng phantom power box papunta dun sa inyong mga sound card para magamit nyo siya. O magamit nyo yung ibang mga condenser mic na meron kayo na hindi kayang paganahin ng ating mga sound card. So, ayun na lahat ng kailangan natin na connection, mga cables, at ready na tayo para mag-record. Ang unang test na gagawin natin ay recording ng video. Kung mag-vlog ka, gagamit ka ng condenser mic, then mixer, sa ating mobile phone. Then, ang next naman natin, yung pangalawa natin na gagawin na test is live streaming din sa ating mobile phone. Gamit yung same setup na gagamitin natin sa ating recording. So, ito yung ating unang setup. Gamit tayo ng mixer, USB mixer, papunta sa ating phone. Gaya yan. Nakikita yung nag-record yung phone ko habang nagsasalita ako. So, naka-capture ng phone natin yung audio na galing dito sa ating USB mixer. Then, sa isang file, magkasama na yan yung video at yung audio na naka-capture yan. So, kapag kakinuha mo yan sa isang file, marinig mo na magkasama na sila ng buo. So, pwede mo pa rin naman ma-enhance yung quality ng audio sa kung gagamit ka ng mga editing software gaya ng mga Adobe Premiere, Sony Vegas, or kung ano man yung editing software na gagamitin mo. Bali, kapag naglagay ka naman doon ng video file, nakahiwalay naman yung audio. So, pwede mo pa siyang i-tweak. Pwede mo pa siyang lagyan ng EQ, ng compressor, or kung anong gusto mong ilagay. Then, ang next na setup natin gagawin ay magkakabit tayo dito ng isang kable na mono PL para sa ating instrumento. So, magkakaroon tayo dito ng isang instrumento kung gagawa tayo ng mga cover songs natin. Maglalagay ako dito. So, sa isang channel, meron tayong sariling level ng ating gitara
ng instrumento, kung anong instrumento gagamitin mo, pwedeng keyboard, pwedeng bass, or kung anong meron ka. Meron tayong sariling level ng volume, then meron din tayong EQ dito, yung high natin and low, then yung ating gain dito sa taas. So ang next na setup naman natin ay kung gusto mong gumawa ng video o yung cover song na gagawin mo, na i-record mo sa video, same setup sa mixer, bali yun pa rin, yung ating mic, nandyan sa input 1, then agad ako ng isang instrument cable dito, yan. Then sa instrument cable mo, meron kang sariling control, meron kang volume, yung EQ, then yung gain. So, kung maririnig nyo, kung kakalabit ako, yan, naririnig nyo yung gitara, at the same time, naririnig nyo yung voice ko, na parehas na capture. So, eto na yon kung gusto mong mag-cover ng song, mas malinaw, di ba? Kaysa straight lang na mag-cover ka na nakatapat lang sa yung phone, then yung mic lang nung smartphone mo yung magre-record ng lahat ng audio mo. So, eto, may sarili ka pang control kung nahinaan ka. Bali, gagawin mo lang dyan, gawa ka muna ng mga ilang take, mag-record ka, then pakinggan mo yung level kung ano yung mas malakas o ano yung mahina. Then, stop, pakinggan mo, then record mo ulit hanggang makuha mo yung tamang level ng mic mo at ng instrumento. So, yan. Pwede ka na mag-cover ng mga songs. So, ngayon naka-live stream na tayo. Gamit pa rin yung ating mga equipments na kanina sinetup natin. Naka-live stream ako sa aking smartphone. Then, ang aking mixer. Nakonect yung aking mic. Yung guitar. At kung gusto ko mag-background music, meron tayo rito. Yan. So, pasensya na kayo at medyo napaka-grabe nung connection ko ng internet. Pero para makita nyo lang naman yung sistema o yung tunog ng ganitong setup sa live streaming. Pero depende naman yan sa lakas ng internet nyo. Diba? Kung maganda yung connection nyo, mas maganda yung audio na lalabas. Thank you so much! At yan po ang mga paraan ng pag-record at pag-live streaming gamit ang inyong USB mixer papunta sa inyong mobile phone. Kung nagustuhan mo ang video na to, syempre, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at syempre, i-share natin sa iba para naman meron din tayo matulungan na mga naghahanap din ng solusyon sa kanilang mga recording at live streaming problem. Muli po, maraming salamat. Ako po si Val, at ito ang kwentong musikero.